Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng Tragic Love. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinuha ni Vincent lahat ng pwede niyang gamiting impormasyon tungkol kay Ella Hugo, gamit ang mga koneksyon niya. Si Ella daw ang gusto ng halos lahat ng fashion designer dahil mabilis-mabili ang mga designs nila kapag si Ella ang nagsusuot dahil maganda ito magdala. Ang buhay daw ng dalaga ay napaka-pribado. Kahit love life ay wala daw ito. Ang tawag ng press kay Ella Hugo ay Ice Princess. At kahit natanyag na ito at malaki ang kinikita, walang sino man sa mga kasamahang commercial models ang naiinggit kay Ella. Dahil sobrang lungkot daw at hirap ang nararanasang buhay ng dalaga. Walang buhay ito sa labas ng fashion world. Her charisma was intense. Matangkad si Ella at slim. Kapag naglakad na ito sa catwalk o nag-pose para sa magazine, catalog o pahayagan, she was incomparable. She was fair skin, black haired, and long neck. Ella Hugo had thrown herself into her career with such energy. Hindi daw dapat nakasama si Ella sa launching sa Batangas para sa charity drive ng governor. Pero nag-volunteer daw ang dalaga at nagpumilit. Gusto daw nito palaging maramdaman na mahalaga siya, na may nangangailangan sa kanya. Tulad ng mahihirap na makikinabang sa proceeds ng charity show na itatanghal nila. Nalaman din ni Vincent ang nangyari sa beach resort kung saan itinanghal ang charity fashion show para sa launching at kung saan kinidnap si Ella Hugo. Nag-iisang naglalakad sa catwalk si Ella nang biglang may umalingaw-ngaw na sunod-sunod na putok. May isang lalaking tinamaan sa front box ng tanghalan kung saan nakaupo ang governor, ang pamilya nito at ilang members ng pamahalaang lokal sa lugar na yon. Ang tinamaan ay isa sa mga personal bodyguards ng governor. Biglang nagkagulo sa gitna ng tilian as running in all directions. Bumaha ng dugo sa paligid, ngunit maagap namang naproteksyonan ng mga bodyguards ang governor at ang pamilya nito. Halatang natakot ang governor. He was an arrogant man, at balitang kaya yumaman ito ay dahil sa land grabbing. Karamihan sa mga members ng kilusa ng mga taong labas ay inagawan daw nito ng lupain. Ilang linggo bago ang insidente, pinadalhan daw ito ng damit na pamburol ng mga NPA with the message na dumating na ang panahon ng paniningil. Nang matatalo na ang mga NPA, sinunggaban nito ang isang commercial model na naparalisa sa takot sa gitna ng catwalk at hindi nagawang tumakbo. Hindi nagawang tumakbo o manlaban ni Ella nang higitin siya sa bewang ng isang nakamaskarang lalaki. Tinakpan ng kamay ng di kilalang lalaki ang bibig niya. Papatayin kita, magandang bini-bini, kapag binigyan mo ako ng problema. Bulong nito sa halatang may galit. Naramdaman ni Ella ang malamig na basyo ng baril sa kanyang nag-iinit at pinagpapawisang balat. Mukhang nakakatakot ang dumukot sa kanya. At kapag nabuhay ng ilang daang taon si Ella, hindi pa rin niya makakalimutan ang mukhang yon. Kinaladkad siya ng salarin sa stage na parang isang sakong bigas. Itinutok nito ang baril sa ulo ni Ella at ginamit nito ang slim niyang katawan na isang pananggala para makatakas ito. Napalunok si Vincent nang maisip niya kung ano maaaring mangyari sa kidnap victim. Sana ay huwag pagsamantalahan ng mga kidnappers ito. Sana hindi pa siya huli sa gagawing pagliligtas sa dalagang may posibilidad na si Abby Mondragon. Ikinulong ng kidnapper si Ella sa isang madilim na kubo. Ang mabagsik na mukha ng dumukot sa kanya ay napalitan ng ibang equally cruel face from a long forgotten past. Natatandaan niya mukhang yun at hindi nakalimutan sa loob ng mahabang panahon. Ngayon,
bumalik ang dating takot. Once again, Ella felt this utter helplessness, this utter aloneness, this terrifying sense of loss somewhere, sometime before. Ayaw na niya uling maalala ang takot na naramdaman niya noon. Dala niya ang takot na ito sa buhay niya. Kaya siya puspusang nagpapakapagod sa pagtatrabaho, kaya wala siyang normal na buhay. Nagsimulang mangatog si Ella. Hindi! Hindi maaaring mangyari muli ito! Hindi ako makakapayag! Kailangang makatakas siya muli sa mga dumukot sa kanya. Nakiramdam si Ella. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng kanyang kulungan. Sobrang napakadilim ng paligid. Kahit konting liwanag, ay wala siyang maaninag. Nakakakapos ng hininga. God, sana ay bangungot lang ang lahat ng to. Sana ay magising na po ako. Pero alam ni Ella na gising siya. Nakaramdam ng matinding uhaw at gutom si Ella. Mula nang ikulong siya, wala kahit anong pagkain ang pinapakain sa kanya. Kahit inumin ay hindi siya nabigyan. Dinilaan niya ang mga nanunuyong mga labi at hinaplos ang pendant na nakapalawit sa kanyang kwintas. Kailangan niya ng tubig na maiinom. Marahil ay kalagitnaan na ng gabi. Hindi na niya alam ang oras o araw. Ang lahat ng naroroon ay natutulog sa ilalim ng mga puno maliban kay Ella. Mainit at madilim ang loob ng kulungan niya. Mula sa labas, nakarinig ng mga yabag si Ella na palapit sa kinaroroonan niya. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang taong dumukot sa kanya mula sa beach resort. Palabasin mo ako dito kahit na sandali. Pagsusumamo ng dalaga. Hindi na ako makakatagal pa dito sa loob. Napakainit. Hindi siya pinansin ng lalaki. Mamaya, dadalhan kita ng pagkain. Huwag ka masyadong mareklamo. Sabi nito. Huwag mo naman akong iiwan dito sa dilim. Parang munang awa. Humawak siya sa shirt ng lalaki pero hiniklas nito ang kamay niya at itinali sa sulok. Bukas ay mamamatay ka kapag hindi dumating ang pantubos sa'yo. Nanlambot si Ella. Sa loob ng mahabang panahon, tumakas siya sa tunay na mundo. Ang naging mundo niya ay ang makinang na daigdig ng commercial modeling, ang fashion world. At ngayon, sa isang iglap, hinarap niya ang karanasan ng tunay na buhay. Papatayin na pala siya bukas. Ngayon, alam na niya ang magiging kapalaran niya. Nabawasan ang takot sa dalaga. Kung papatayin din lamang siya bukas, wala yung pinagkaiba if she was going to die now. At least, mamamatay siyang lumalaban. Naging mabilis ang mga mata ni Ella. Tahimik na tahimik at alam niyang tulog na ang lahat ng mga nasa kutsong iyon, ng mga masasamang loob. Nakapagitan sa kanya at ang pintuan ang lalaking dumukot sa kanya. Ang tanging lagusan niya para makalaya. Inisip niya ang kanyang chances para makatakas. Bahala na. Lalaban siya sa lalaking nasa harapan niya. Papatayin din naman siya nito later. Anyway. Bilang isang fashion model, kabisado ni Ella ang lahat ng bahagi ng katawan ng isang tao. Lumapit siya sa lalaki. Yumakap siya dito. Ipagkakaloob ko sa iyo ang aking sarili kung palalayain mo ko. Masuyong bulong niya. Natigilan ang lalaki at kahit madilim, alam ni Ella na nag-isip ito. Kailangang malansin niya ito. Para magkaroon siya ng isang saglit na pagkakataon para maisagawa ang balak niya. Isang saglit lamang ang kailangan niya. Kumilos ang kamay ng lalaki at hinawakan siya sa magkabilang mga balikat. Kung sa bagay, maganda ka. Bulong din nito. Ito ang saglit na hinihintay ni Ella. Tumaas ang tuhod ng dalaga at ibinuhos niyang lahat ang lakas niya para tuhurin ang lalaki sa pagkalalaki nito. Bullseye. Tumama ang tuhod niya sa mismong balls nito. Napayuko ang lalaki sa matinding sakit.
Kumilos ang kamay ng dalaga at ibinaon ang matutulis na manicured nails niya sa mga mata ng kaaway. Umungol sa sakit ang kidnapper. Kinuha ng dalaga ang hawak nitong lampara at inihampas ng buong lakas sa batok nito. Dumapa sa sahig ng kamalig ang lalaki. Saglit na nakiramdam si Ella. Naging mabilis ang pagkilos ng dalaga. Agad niyang nahubaran ng lalaki. Isinuot niya ang leather jacket nito at sombrero, pati na ang pantalon nito. Sumilip siya sa pintuan. Tahimik na tahimik ang gabi at napakadilim ng paligid na halos walang maaninag. Niwalang bituin sa langit at ang tanging sounds na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Lumabas ang dalaga at kaswal na naglakad para kung may makakita man sa kanya, aakalain ng mga ito na siya yung kidnapper na pumasok sa kanyang kulungan. Magkasing taas sila ng lalaki at suot niya ang kasuotan nito. Ilang saglit pa, nakalayo na sa kuta si Ella. Patungo na siya sa direksyon ng gubat na nakapaligid dito. Binilisan niya ang paglakad. Kailangang makalayo siya o makapagtago bago matuklasan ang mga naroon na hindi siya ang nasa loob ng kulungan. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Tragic Love. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.